Maraming uulitin. At talagang patuloy itong challenge na to. Hanggang sa open lahat sila. Ayun. Eh, paano yung kasama nyo doon sa loob? Oo. Oh. Oh, yan. Okay. Ha? Eh, alam mo, maging halimbawa, pati yung barangay, bigyan ko. Mabuhay po kayo. Asa ba isa? Ah, dalawa kayo. Oh, oh. Oh, God bless you. Oh, God bless you. Oh. Oh, God bless, God bless. Ha? Oh. Bay na ka. Oh. Eh, ba't kayo mag-iingat at meron tayong bayo doon. Ako sa kanyang mga kababayan. Ha? Yung nangako pero hindi natutupad. Yung po yung challenge ko. Yung pong kung mayayaman challenge, yung iba pong mga kaibigan ko nag-act na po. At ang maganda po nito, ako ho yung promotor. Biruin niyo ho, maraming nagsisigaya. Kumbaga, I'm giving them courage. Although courage is not having the strength to go on. But I know it will go on if you don't have strength. Ha? Ang inihiling ko lamang po ay sana po yung ating mga kababayang nakakaluwag pagpalain po kayo ng Diyos, pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat po, ingat po kayo sa paglalakad, Nay. Bye bye po, God bless you po. Lucas San Miguel Makanyan. Salamat. Yung sa security, bigyan na rin natin. Ilan po kayo? Ito! Ang dami naman. Asa? Asa yung ito? Ay, nasa bahay. Bengi ako, Avatar. Bengi pa ako, Avatar. Bengi. Bubek, pingi pa ako isang pagkain at saka bubek. Inano yung anak nyo? Lima. So para sa mga anak nyo ho yan. Inano yan? 1, 2, 3, 4, 5. O, ito na yan. Inyo, ayan. Pingi pa ako, Avatar. Sa atin. Hindi ho kaya ng gobyerno. Meron ho tayong epidemyang napakalaki. Ito ho ay pandemic. Ha? Kung saan ho lahat walang business ang government, there is no investors, stock market are down. Ang higit sa ho lahat, sa lahat, logistic ho yung kailangan natin. Kailangan ho ng bayan ng logistic. At someone is following my lead. At ito ka po sa pasok. Pwede mo yung MMDA. Ilang bang MMDA yan? Ano lang. Ano ba? Tapos ano? Ayan na. Pwede ano? Sunod na lang kayo sa may Elsa Shrine. Ha? Pwede na ba? Lumusot dito eh. Sunod na lang kayo sa may Elsa Shrine. O hindi ko na may kakarga lahat ha? Ah. Ay. Magandang hapon po sa inyong lahat ng mga followers ko. Okay. This is my new challenge today. Pero bago ko po sabihin yung aking new challenge,
gusto ko muna kong pasalamatan yung mga kaibigan ko at yung ibang mga mayayaman na nag-message sa akin na sila din daw ay sumagot sa aking mga challenge. Mabuhay po kayong lahat, ha? Pero ito po, naisip ko lang, kung gaano po bang katagal ang itatagal nitong epidemic, nitong epidemya natin sa bansa. At doon po sa mga mayayaman, makakasurvive po kami. Doon sa mahihirap, may mga mayayamang tutulong para makasurvive din. Ang tinatanong ko po dito is yung mga ordinaryong empleyado. Yung mga ordinaryong empleyado na nagtatrabaho hindi po sa malaking kumpanya, kundi yung mga katamtamang business lang, katulad ng mga salon, botika, yung mga barbershop, yung mga operator ng jeep, operator ng taxi, sila po ba ay may sweldo? Gawa ko nung sinabi ng gobyerno na magbigay ng 13-month pay. Pero parang hindi po yata kakasya yung 13-month pay, pati na rin yung ayuda ng gobyerno, kung sakali pong magtuloy-tuloy itong enhanced community quarantine. So dito po ang china-challenge ko rito. Tanda yun, pag-click po kayo mabuti. Pangungunahan ko na po, kung hindi nyo po kayang paswelduhin ang inyong empleyado dahil walang trabaho, sapagkat hindi nyo nga rin kagustuhan na kayo magsara, eh mas lalong hindi naman po kagustuhan ng mga tao na sila'y mawalan ng trabaho. Pareho pong hindi natin kagustuhan. Pero sino po ba ang dapat umunawa? Ang dapat po bang umunawa ay yung empleyadong manggagawa lang? O yung mga amo na siyang nagbibigay ng hanap buhay para sa mga manggagawa? Vice versa, sino po ba ang dapat umunawa? Ngayon, ako po bilang isang maliit na mamumuhunan, sisimulan ko na ho itong challenge na to. Lahat ho ng aking empleyado ay bibigyan ko po, hindi man buo, pero susuportahan ko sila hanggat hindi natatapos itong kalamidad na pinagdadaanan ng ating bayan. Sana kayong mga may business dyan, halimbawa may ari ng isang building, may ari ng isang hardware, kung meron kayo tatlo, apat na empleyado, kung hindi nyo sila kayang paswelduhin dahil pare-parehas po natin hindi ginusto itong nangyayaring epidemya, ay kung maaari po, hinihikayat ko kayo na kahit man lang 2 sakong bigas kada buwan, bawat isang empleyado nyo at grocery ay bigyan nyo, makatawid lamang po sila. Kasi yan pong mga yan, may mga anak pong pinagagatas yan, may mga anak pong kumakain yan eh. Yung nanay pag nagutom, okay lang po yun. Yung tatay pag nagutom, okay lang po yun. Pero pagka yung magulang nakita na nila na yung kanilang anak magugutom, eh magnanakaw po yan. Eh baka po pumatay pa yan. Wag po kayo magpakita, baka kayo nakainin yan. Eh yun ho ay hindi ho biro. Kumbaga, alam po natin na mga kababayan na hindi ho biro itong nangyayari sa atin. Ako na nga ho eh. Ako na, andito na ako sa aking safety place para ho kong hari dito eh. Kumbaga, pengen pagkain, pengen kape, pengen tubig. O, bigyan ko kayo sample. Labatar, kuha mo ako tubig. Palitan mo to. Anong tubig to? Fiji. Palitan mo ng Fiji din. Ganyan po ako. Pero, ang dinidemonstrate ko po, tayo makakasurvive. Yung ating mga maliliit na kababayan, pagtutuunan na po ng pansin ng gobyerno yan. Pero hindi ho kaya ng gobyerno mag-isa eh. Hindi ho natin kaya. First of all, there is no income coming to the government. Kaya po lahat ng mga maliliit na mamumuhunan, alam ko po na hindi ninyo ginusto na magsara ang inyong mga kumpanya, ang inyong mga negosyo. Lalong hindi rin naman ho ginusto ng ating mga kababayan na katulad ho ng mga maliliit lang ang hanap buhay. Pare, tubig. Hindi rin ho nila ginusto yun. So ito po, china-challenge ko. I-update ko po kayo mamaya. Kaya po, kung sino man po ang sasagot sa challenge ko, pasasalamatan ko po kayo. At kung sakali pong lahat ay bumalik na sa normal, magpadala po kayo ng sulat sa akin. Pwede ho ako makipag-business sa inyo para iaho ng kumpanya ninyo. Pero sa ngayon, ang tanging hiling ko po
dun sa mga mamumuhunan na kung hindi nyo man po kayang ibigay yung sweldo nila habang walang hanap buhay, sana po alalayan nyo yung inyong mga empleyado na makasurvive. Kasi kapag natapos po ito, hindi sila nakasurvive, wala na rin kayong trabaho, wala na rin magtatrabaho sa inyo. Yun lang po, it is not about challenge, it is not about, but it is about how to help people in need, how to help our people. Hindi, alam niyo po, yung gagawin yung tulong sa inyong mga empleyado na pagtatrabahuhan din naman po nila kapag nag-resume sila sa trabaho, ay may mga anak po silang umaasa. The moment na hindi po tayo tumutulong at the moment na nanahimik tayo, hindi lang po yung COVID-19 ang problema natin. Ang malaking problema natin yung logistic, yung buhay ng tao, sapagkat hindi po sila mamamatay sa sakit. Sa gutom o baka mabarin sila dahil magnanakaw sila para pakainin lang yung kanilang pamilya. Abangan niyo po yung susunod kong challenge. Mabuhay po kayong lahat at magandang araw po. Salamat. Kauwi ko lamang po ng bahay. Kung makikita niyo, nagubad po ako ng aking sapatos. Nakatungtong yung aking paa sa kulambo. Mahiligo ako dito eh. Andito ako sa aking media room. Hi. Anyway, eto po. Para dun sa mga sumagot sa akin challenge, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Isang taus pusong pasasalamat dahil ako po ang naging inspirasyon ninyo.